Asia's first and only daily talk show for Nevada Filipinos. You are watching Your Kababayan Today, kung saan po ngayong hapon nakipagkamustahan tayo sa ating mga kababayan employees sa City of Los Angeles as they celebrate and commemorate Filipino-American History Month in October. Also, nakipagkamustahan din po tayo sa ating mga kababayan sa Hawaii. And finally, on top of the program, I promise to introduce you to some of the youth from Smoky Mountain. They're here with an appeal for us. Magandang hapon sa'yo, Aluna and Ron, welcome to Kababayan Today. Magandang hapon din po. In your eyes, since you grew up in Smoky Mountain, I will have you explain to our viewers, what is Smoky Mountain? Ano ba yun? Smoky Mountain, ano po, siya po, yun po yung third largest dump site in Manila po. Third largest dump site in the Philippines. So Smoky Mountain, isa po itong bundok na mga basura. And it is a dump site and yet people, families, kids live there. What's it like living in Smoky Mountain? Mahirap po. Kasi po ang unang pinagkukuhanan po ng ikabubuhay, pamamasura po. Okay, so pag sinabing pamamasura, I've seen some before, kids as young as 3, kumbaga, ito na yung kinamulatan nila, playground nila, basura. Opo. And what they do, you have this rod, anong tawag doon? Kalahig po. Kalahig. Anong ginagawa sa kalahig? Ayun po yung dadampot sa kukuhanin niya pong basura. Dahil kailangan yung kumuha ng basura. Opo. Dahil ang basura, sa basura... May pera. Anong klaseng basura yung hinahanap nyo? Kasi po, pagkatapos po nung kuhanin, ibibenta po sa junk shop. Tapos pagpipilian pa po yun. Kung ano po yung pwede po yung hindi. Pero minsan po may mga sorting nakakapulot din ng mga pera, ginto na hindi siguro sinasadyang natapon. Ganyan. Right. Opo. So it's the third largest dump site in the Philippines. Although I've been hearing recently that they've been trying to clean it up. Yes. Tama ba yun? Opo. Okay. Pero po, sinubukan po yun ng isang malaking truck po yung ginamit para wala pa po sa kalahati o 1/4 yung binabawas. Mayroon pong chemical o toxin na lumabas at parang kumalat po sa buong village. Opo, village. So, delikado. Opo, delikado. Hindi po siya pwedeng ipatag kasi po may parang something toxic po. Okay. So, even to this day, as we speak, families continue to live there? Yes. Opo. All right. And that's why you're here, to make an appeal to us. Yeah. Ano yun? Why are you here? What brings you to Los Angeles? Kasi po, mayroon pa po kaming ibang members na nasa Smoky, na nag-aaral po. Ngayon po, nandito kami para po makaano po ng fundraising para sa scholar po nila. Sa scholarship nila, opo, para makapag-aral sila. Po, because you grew up in Smoky Mountain, nandun pa rin ba kayo nakatira ngayon? Opo, hanggang ngayon po. Okay. Ang number one po talaga na mission namin is to for plant seeding po. Okay. Sa Mount Ayaas, near Montalban, Rizal. Okay. Sa watershed po sa Marikina. Kasi alam naman po natin na yung Marikina, kapag konting ulan lang po, tumataas ka agad yung tubig. Kaya nagpaplano po kaming, kasi po na-entitled kami po na ambassador for peace and environment. Kaya po congratulations. Opo. Binigyan po kami ng hectares sa Mount Ayaas para taniman yun. Okay. Para po sa next generation. Right. At yung pangalawang plano nga po namin is for scholarship po. Para sa mga iba pang kabataan na sa Smoky Mountain. Opo. First of all, you know what? Let me thank you. And I've experienced this time and time again with my work with Gawad Kalinga that, you know, when we go to dump sites, when we go to depressed areas, they're the ones who give us more. Kayo po, kayo ang nagbibigay. You're sharing your talent, you're sharing your time, you're traveling all over the world to raise funds for kids. And at the same time, also congratulating you because pagka ganun ang buhay, mahirap, depressed, madaling masangkot sa mga masamang elemento ng komunidad, correct? But you remained wholesome, responsible citizens. Thank you, diba? Mm-hmm. Invitein mo naman ang ating mga kababayan, what's gonna happen at your event? Iniimbitahan po namin yung mga Pilipino na namimiss yung Pilipinas or na-homesick po para mag-perform po kami ng buong puso para po sa inyo.
Yan. Sila po ay lumipad pa mula sa Pilipinas. So let us support them. Let us support their endeavor. Very, very selfless as well to plant seeds para sa watershed and also to raise funds for scholarships sa iba pang kabataan sa Smoky Mountain. Thank you. More power to both of you. Maraming salamat. Thank you. We'll meet two more from their group, mga anak ni Inang Daigdig, and also see them a sample of their performance when we return on the show. Don't go away.